isang matibay, matigas, matatag na Pustisong tumusok sa gulong ng isang netizen ang nag-viral kamakailan. Ito kasi ang dahilan kung bakit nabutas ang kanyang gulong. Alam ka naman yung Pustiso mabutas, syempre yung gulong. At kailangan palitan. Nakapanayam ni ABC blogger at stringer Raymard Gutierrez ang netizen. At narito ang ganyang report. Raymard, napagkain. Isang netizen mula sa Iligan City ang nag-viral matapos niyang i-post ang nangyari sa kanyang gulong. Pasado alas 3 ng hapon noong 12 ng Abril, napansin niya na may nakadikit sa gulong niya. Napansin ko sa side mirror ko na may parang plastic na nakadikit sa gulong ko sa left side. So, I stopped and look at it. Pagbaba ko, pagtingin ko, akala ko ordinary plastic lang ang nilapitan ko, isa palang pustiso. Ayon sa chat sa atin ni Leo, pagbaba daw niya, napansin niya na isa palang pustiso ang nakabaon sa kanyang gulong. Hindi siya makapaniwala kasi bagong bili ang gulong niya. Sinubukan niyang tanggalin ang nakabaon na pustiso, ngunit butas na talaga ang gulong at kinakailangan na niyang bumili ulit ng bago. So agad-agad, umalis ako, pumunta ko sa vulcanizing shop nga siguro mga just 5 to 10 minutes lang. So pagdating ko sa vulcanizing shop, andun na, nakita na ng mekaniko, ng mama, na nabutas yung gulong. So tinignan niya, mga after 5 minutes, bumalik siya sa akin. Sabi niya, first time niya makita na isang gulong na mababutasan ng isang pustiso. First time daw niyang makaranas at makakita ng ganito, kaya ipinost niya sa social media. Kasalukuyang nasa 11,000 shares at 6,000 likes ang post na ito. Pabirong sinabi sa atin ni Leo na hinahanap niya ang may-ari ng pustisong ito para malaman kung saan ipinagawa ang ganitong katibay na pustiso. So, yeah, naginahanap ko siya. Gusto ko lang siya kausapin para malaman kung saan niya pinagawa at anong brand to. Kasi marami din nagme-message sa akin kung anong klaseng pustiso yon. So, hindi ko alam anong goal nila. Baka gusto din nilang bumili ng katulad ng klaseng pustiso na ano ko, nakita. Para sa Eagle News, Raymard Gutierrez, we live in interesting times. Unang-una, buti na lang, hindi kasamang nagulungan yung may-ari ng pustiso, yung pustiso na. Tama. Pangalawa, pero saan nga kaya yun? Oo, Marigeli. Pangalawa, kaya? Hindi dapat sa vulcanizing shop nila. Sa dentista. Para binunutan yung gulong. Pangatlo, hanapin mo yung orthodontics ba yun? Orthodontics. Yun ang magandang pagkakagawa na pustiso. Di ba? Ang gulong, ha? Kaya dapat alamin na yun para meron ng update ang ating mga kababayan kung saan magpapagawa. Oo, magaling yun, magaling. Kaya ngayon, hindi na mag-wheels ang tawag. Mag-wheels. Hey!